Kumusta mga ka-brothers, ka-sisters? Magkukwento ako sa inyo tungkol sa mga magandang nagawa ni Jesus sa mga tao. Ang sumulat nito, told by Raymond H. Wolsey, illustrated by J.M. Eugenio. Ang pangalan ng aklat na ito ay Tell It Again Story, copyright 2004 by Philippine Publishing House. Noong si Kristo ay nakatira pa kasama natin, ay ginawa niya ang lahat ng nakabubuti para sa tao. Mahal niya tayong lahat, at bata, matanda, malaki, maliit, maitim, maputi, kayumanggi, dilaw, umapulang mga tao, lahat ay kahit masama pala at kahit mabuti at masama ay mahal niya. Kasi mula sa langit ay pumarito siya sa mundo upang ipagsasabi sa mga tao that God loves them. No? Mahal tayo ng Diyos. Isang araw ay nakipag-usap si Jesus sa mga tao at maraming tao ang gustong lumapit sa kanya. Nakipagtulakan dahil lahat ay gustong mapalapit sa kanya at makinig sa kanya, at lumapit si Jairus sa kanya, isang taong importante sa lugar na ito. Sabi na Jesus, puntahan mo ang bahay ko. Andun ang anak kong dalaga, 12 years old, nagkasakit. Baka siya'y gumaling, kahit ilagay mo lang yung mga kamay sa kanyang noo. At sabi ni Jesus, oo, pupunta ko. Masaya si Jesus, masiyahan siyang makatulong sa kanyang mga kapwa, sa mga tao. At sa kanyang paglalakad ay bigla ay may humawak sa gilid ng kanyang damit. Sabi niya, sinong humawak sa akin? Parang may kapangyarihang lumabas sa kanyang katawan. At sabi ng mga tao, sino na, marami namang tao sumusunod sa iyo. Sino pa ba ang hawak? At sabi niya, at lumapit ang babae, ako po yun, Jesus. Dahil marami na pong doktor ang gumamit sa akin. Marami ng gamot ang nainom ko. Naubos na ang pera ko. Hindi pa rin ako gumaling. Kaya ako'y naniwala na kung ikaw ay aking mahawakan, ay ako ay gagaling agad. Sabi ni Jesus, huwag kang mag-alala. Oo, gagaling ka dahil sa iyong paniniwala. At nasiyahan naman si Jairus dahil napagaling niya ang babae. Ngunit nalungkot siya kasi yung anak niya ay hindi agad mapuntahan ni Jesus dahil sa dami ng tao. Hindi mabilis yung paglakad niya. At bigla ay may lumapit sa kanya yung mga aalipin niya. Sabi niya, Master, huwag mo na lang disturbuhin si teacher kasi nawala na ang iyong anak, pumanaw na. Kaya narinig iyon ni Jesus. Sabi ni Jesus, huwag kang mag-alala, Jairus. Sa katulad ng babaeng iyon, ang dapat ang iyong paniniwala. Kaya nawala ang lungkot ni Jairus. Nang makarating sila sa bahay, ay doon nag-iiyakan ng mga tao kasi akala nila na pumanaw ng bata. Ngunit nang pagpasok ni Jesus sa kanyang silid, ay hinawakan niya ang kanyang kamay at sinabi niyang, gumising ka. At ang babata ay kinuskos ang mata at tumingin sa palibot at nakita niya ang kanyang ama at ina at siya'y bumangon. Siya'y niyakap ng kanyang ama at ina ng mahigpi. At dahil napagod na si Jesus ay nagpalaot siya doon sa kaliwa, sa kabilang lawa, at sumakay sila sa bangka. Ngunit sa pagkagabi na ay biglang bumuhos ang malakas na ulan, bumagyo. At natakot ang kanyang mga kaibigan ng mga disipulo na kumidlat at lumaki ang mga alon. Parang papasok na sa bangka, para malulunod na sila. Kaya nang makita nila si Jesus ay ginising nila si Jesus. Jesus, tulungan mo kami, malulunod na tayo. At bigla ay nagising si Jesus at humangon siya at sinabi niya, huminto kayo hangin at tumahimik ka alon. At ang lahat ay biglang huminto at ang lahat ay naging malinaw. Kaya sabi ng mga tao, sino kaya ang taong ito? Bakit napahinto niya yung bagyo? Bakit yung alon at malakas na hangin ay sumunod sa kanya?
Sino kaya ito? Siya kaya ang Diyos? Kasi Diyos lang naman ang pwedeng makahinto sa malakas na hangin at sa tubig. Kaya sabi nila, baka siya ang anak ng Diyos. At sa susunod ay pumunta na sila sa kabila, sa bundok, no, malapit sa lawa. At nang malaman ng mga tao ay muli silang nagsipunta doon kung saan nila nakita si Jesus. At nagkwento si Jesus tungkol sa kanyang ama, na ang kanyang ama na ang Panginoon ay nagmamahal sa kanila. At talagang masaya ang mga tao na nakikinig sa kay Jesus hanggang gumabi at sila'y nagutom. Sabi ni Jesus, bigyan natin ng pagkain ng mga tao. Ngunit ang sabi ng mga disipulo, wala namang palingki dito, wala tayong mabilhan at wala tayong pera. At may isang bata na na inilapit ng isang kaibigan ni Jesus. Sabi niya, meron ditong bata nagdadala ng pagkain, 5 tinapay at 2 isda. Sige, ilapit mo dito sa akin ang bata. At ito'y dinasalan ni Jesus, piraso niya ang mga tinapay at isda, at ito'y dumami ng dumami. Lagi na lang nagbibigay ang mga disipulo, at ang lahat ay tumanggap ng isda at tinapay, at silang lahat ay nabusog. Mga 10,000 men, mga babae, at mga bata ang nakakain. Kaya mga kaibigan, huwag kayong mag-alala kung anong ating kakainin, dahil ang Diyos, kapag tayo'y tumawag, ay handang tumulong, dahil mahal tayo ng Diyos. Salamat sa inyong pakikinig, at sana ay mag-follow na rin kayo. Salamat!